At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Kasabihan, dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Halos mawala ng balay si Ruby nang ibalita sa kanya na naaksidente si Elmirio. At lalong nalungkot siya nang sinabi ng mga kamag-anak ng kanyang nobyo na dadalhin na sa lugar nila ang bangkay. Dahil sa nangyari sa kanya, si Quintin ang hinihinala niyang dahilan ng lahat. Sinabi niya na baka isinumpa siya. Kaya nangyari ang aksidenteng yon sa kanyang bagong dobyo. Lumipas ang isang taon. Medyo humuhupa na ang sakit ng loob ni Quintin sa pagtataksil ng nobya. At nabaling ang loob niya kay Karen na kapatid ni Alma. Isang araw, masaya na namang ibinalita ni Ruby sa kanyang ina na may bago namang nag-alok sa kanya ng kasal. Samantala, sinagot na ni Karen si Quintin, Karen, nandito na naman ako para alamin kung totoo na may pagtingin ka sa akin. Bakit parang nagmamadali ka? Diba sabi ko bigyan mo muna ako ng panahon para mag-isip? Karen, mahal na mahal kita. Sana sagutin mo na ako. Hindi ka pa ba naniniwala na mahal kita? Gusto mo bang malaman ang sagot ko dyan? Ito ang sagot sa tanong mo, Hinalikan mo usok sa labi. Ibig bang sabihin yan tayo ng dalawa? Oo, kuya. Tinatanggap ko na ang pag-ibig mo. Karen, masayang-masaya ako sa gabing ito. Pakiramdam ko, ako lang pinakamaligayang lalaki sa buong mundo. Quintin! Nandito ka pala! Ang Ate Alma mo, baka nakita yung pagalik mo sa akin. Nakakahiya. Huwag kang mag-alala. Buto naman sa'yo yan . Gusto mo sabihin na natin sa kanya ngayon na magkasintahan na tayo? Ha? Nako, huwag muna. Huwag muna, Karen. Inay, itay, darating na raw si Alejandro sa linggong ito. Maglilinis po tayo sa bahay para hindi naman po nakakahiya sa kanya. Bukas na bukas din maglilinis tayo. Ay, Pepe, yung mga damo sa tabi ng bakod ha, pakitanggal mo na bukas para hindi nakakahiya sa mamanugangin natin. Kastila yun! Ayaw nilang makakita ng marumi. Ako nang bahala sa labas ng bahay. Kayo lang dito sa loob, ha? Sabi niya, isasama na raw niya ako sa Spain. Maghanap na ako doon ng trabaho pagkatapos ng kasal namin. Buti naman kung ganun, anak. Matutupad na ang pangarap mo sa buhay. Opo, inay. At hindi ko napababayaang maudlot pa ito. Mag-iingat na po ako. Saleng, may mahihirapan akong makipag-usap sa mamanugagin natin. Kastila pala. Ako rin. Mahihirapan din ako makipag-usap sa kanya. Huwag niyo na pong problemahin yan, inay, itay. Nakapagsasalita po ng salita natin si Alejandro. May mga kaibigan siyang kalahin natin. Tinuruan na siya. Ganun ba?
Ogi makakausap din pala natin siya, Pepe. Eh, sa bagay, may alam akong konting Espanyol. Inay, itay, parang nakikita ko na ang magandang kapalaran ko. Maninirahan ako sa Espanya. Padadalan ko kayo ng pera para makapagpatayo tayo ng malaking bahay. Orbi, buti naman at nadalaw ka dito sa bahay. Kumusta ka na? Mabuti naman, Karen. At nakalimutan ko na rin ang mapait na nangyari sa buhay ko. Mabuti naman kung ganon. Ate ka, ano bang atin? Karen, ikakasal na ako. At kukunin kitang bridesmaid. At abay naman ang ate almo mo. Ha? Kanino ka na naman ikakasal? May bago ka na namang nobyo? Oo, Karen. Sa susunod na buwan na kami ikakasal. Huwag mong kalilimutan, ha? Pakisabi na sa ate mo, Alma. Baka makalimutan niyo, ha? At wala kayo sa kasal ko. Ha? Huh? Maari bang wala kami? Ikaw pa na matalik kong kaibigan? Maraming salamat, ha? Pakisabi na lang sa ate Alma mo para makapaghanda na siya. Oo. Sasabihin ko sa kanya pagdating. Sige, Karen. Alis na ako. Pupunta kami kasi ni Alejandro sa sastre. Magpapatay kami ng damit namin. Ngayon pa lang, binabati na kita, Ruby. Salamat, Karen. Tulog na si Alejandro. Napagod sa pamamasyal. Hindi pala siya sanay sa init ng araw. Ay, tapos na ang mga damit namin. Mas maganda ang tahi ng try de boda ko. Hindi na niya natanggal ang isinukat niyang barong Tagalog. Siguradong ang daming maiinggit sa akin kung makita nilang Kastila ang magiging asawa ko. Ha? Teka, ang kanta nitong perlas na binili rin niya para sa akin. Tama! Maisuot nga. Ayan! Ang ganda! Lalong lalabas ang ganda ko nito. Sube! Diyos ko! Bakit may suot ka na namang perlas? Teka! Si Alejandro, nakatulog. Suot-suot ang kanyang barong Tagalog. Shh, inay, huwag kayong maingay. Baka magising siya. Kung kasi, naakit ako sa ganda nitong perlas. Kaya isinuot ko. Tignan niyo ito, inay. Di ba lalong bagay na bagay? Tignan niyo ito. Anak, may kasabihang pamahiin tayo. Masama ang magsuot ng perlas ang nobya. Dahil luha yan ng kabebe. Eh, sabi nila, magagaya mo na luluha rin kapag... Tama na po, inay. Baka magising siya. Nakakahiya. Ay, anak naman. Makinig ka sa akin. Ayaw kong may masamang mangyari sa'yo. Inay, tama na po yan. Nagpapaniwala kasi kayo sa mga matatanda. Anong alam nila dyan? Sabi-sabi lang. Palibasa eh. Wala silang pinag-aralan? Kasi anak, kinakabahan ako. Baka... Baka may masamang mangyari na naman? Inay, hindi rin po naniniwala si Alejandro sa mga sabi-sabi. Mga pamahiin lang yan, na bawal ang kung ano-ano. Wala yan sa kanila. Pero anak, sa kanila galing ang mga sabi-sabi na yan. Eh noon kapag nagwalis ka sa gabi, sabi nila,
bawal daw. Tama na po, inay. Huwag na nating pag-usapan yan. Walang katotohanan ang mga sabi-sabi ng mga matatanda na yan. Wala po, inay. Maniwala ko'y sa akin. Ewan ko lang, anak. Sana walang mangyaring masama sa araw ng kasal ninyong dalawa ni Alejandro. Wala sanang mangyari! Quintin, ikakasal na pala uli si Ruby. Ha? Kanino naman siya ikakasal, friend? Hindi mo ba alam, friend, na may kakpenpal siyang Kastila? Hindi nga, friend eh. Wala akong alam yan. Friend, alam ko na hanggang ngayon, hindi pa naghihilom ang sugat na sanhi ng pagpapakasal niya sa ibang lalaki. Oo, friend. Aminin ko sa'yo. Hanggang ngayon talaga, mahal ko pa rin si Ruby. Sabi ko na nga ba eh. Kalimutan mo na siya, friend. Talagang wala kang aasahan sa kanya. At saka, mas mahal niya ang mga pangarap niya eh. Umaasa pa rin ako na matatauhan siya. Yung mapagtanto niya na mas mahalaga ang tunay na pag-ibig kaysa pangarap niya. Wala sa kanya yun, friend. Alam mo, kung ako lang sa'yo, manligaw ka na lang kaya sa iba. Di mo lang alam na sinubukan kong nakipagrelasyon sa kapatid niya. Pero, si Ruby pa rin ang laman ng puso ko. Di naman totoong ibig ako kay Karen. Nadala lang ako sabagkat napakabait niya sa akin. Pero hindi ko siniibig. Friend, may sinasabi ka ba dyan? Wala, friend. Wala. Oh, Pepe, nasaan si Alejandro? Bakit hindi mo kasamang umuwi? Ay nako, naaliw siya sa kalesa ko. Ayun, pupunta daw sa bayan. Bakit hindi mo sinamahan? Hindi pa niya kabisado ang lugar natin. Sabi niya sa akin, kaya na raw niyang mag-isa. Ang hilig pala niya sa kalesa eh. Inay! Itay! Oh. Nasaan si Alejandro? Bakit hindi niyo kasamang umuwi? Pupunta raw sa bayan. Ginamit yung kalesa natin. Aba, pambihira talaga ang lalaking yun, oo. Baka hindi niya alam ang pabalik. Tinanong ko siya. Ang sabi naman, alam daw niya. Gumagamit din daw siya doon sa kanila ng kalesa. Dapat magpapahinga na yun. Bukas makalawa na yung kasal ninyo. Oo nga, inay. Nakita kasi si Itay nang ginamit nila ang kalesa. Tuwang-tuwa siya. Oo nga eh. Marunong pala siyang magkutsero ng kalesa. Opo, Itay. Marami ring kalesa sa kanila. Kalesa raw ang sinasakyan nila papuntang kabilang bundok. Kaya marunong din siya. Kaya pala. Opo, Itay. Sana hindi na magtagal sa bayan. Sige. Hintayin na lang natin siya. Saka tayo kakain. Gusto kasi niya, magdasal muna bago at pagkatapos kumain. Quintin, apat na beses na nating nagawa ito.
Baka magbunga. Sabihin na kaya natin kay Ate Alma ang relasyon natin. Aha. Nako, huwag muna, Karen. Magagalit sa akin ang ate mo. Baka mapatay pa ako. Pero paano kung magbunga ang ginagawa natin? Lalo siyang magagalit. Ako mahala. Basta mananatiling lihim muna ang relasyon nating dalawa kahit kanino, ha? Sige. Ikaw ang bahala. Pero pag nabuntis ako, mas malaking problema. Kintin! Baka mapap... Oh. Kintin! Kintin! Naku, si ate, kumakatok. Anong gagawin natin? Magdamit ka na. At huwag kang lalabas dito sa kwarto. Bilisan mo. Oo. Magtago ka muna. Huwag kang lalabas, ha? Ayan, nakapagdamit na ako. Mauna na akong lalabas dito sa kwarto. Tintin! Nandiyan ka ba? Sandali lang, Alma. Andiyan na. Oh, ano, Fen? Tara na! Alis na tayo! Ha? Saan ba tayo pupunta? Ay, nako. Napakaulyanin mo namang tao. Nakalimutan mo na bang usapan natin kagabi, ha? Di ba usapan natin ang mag-hiking? Aakyat tayo sa bundok ngayon? Kaya alin ka na! Ano pang ginagawa mo? Alin ka na! Ha? Ay, bunga pala, Fen. Nakalimutan ko, eh. Sige, sandali lang. Kukulin ko yung mga gamit ko, ha? Sige na, bilisan mo na, friend! Para hindi tayo masyadong mainitan sa tuktok ng bundok. Halika na! Pa si Alejandro. Saan na kaya nagpunta yun? Ay, Diyos ko. Huwag naman sanang mangyari ang hinala ko, anak. Inay, hanapin natin si Alejandro. Bukas na yung bisperas ng kasal namin. Ito na nga yung kinakatakutan ko eh. Ikaw kasi. Sabi ko naman sa'yo huwag mong isuot ang perlas dahil malas daw yon sa mga ikakasal. Inay, tama na po. Hindi ho makakatulong yan. Para mahanap natin si Alejandro. Wala pa ba ang itay? Wala pa nga eh. Ay naku, ano na kaya ang nangyari kay Alejandro? Bakit wala pa siya hanggang ngayon? Huwag naman sana mangyari sa kanya ang nangyari kay Elmirio. Saling! Ruby! Ha? Ang itay? Dumating na. Itay! Nasaan po si Alejandro? Kasama niyo na ba siya? Kinalulungkot ko, anak. Hindi ko siya nakita. At wala raw nakakita sa kanya doon sa mga nagtanungan ko. Ah, Diyos ko! Oh. Nasaan na kaya siya, itay? Bakit wala pa? Ano nang nangyari sa kanya? Ano, itay? Oh, friend, ayan. Madilim na dito sa tuktok ng bundok. Magtatayo na tayo ng tent natin para hindi tayo ginawin. Napakalamig ng hangin dito ngayon, no? May dala kong kumot atunan, friend. Teka. Parang may nasirang kalisa sa paanan ng bundok, ha? Ha? Oo nga! Tama! Kalesa yan nila, Mang Pepe! Ha? O nga, no? Pero, paanong nakarating yan dito? Friend, tingnan mo. May nakahandusay na tao sa malapit sa kalesang nasira. Tingnan mo, friend! Tika, lapitan natin. Sige. Tika, lalaki ito, friend. Tingnan mo. Ang puti-puti niya. Kitang-kita sa liwanag ng buwan. Oo nga. Ayan. Kung ganun, na-aksidente yan, friend. Sandali ha, pupulsan ko. Oh,
Ano, Pren? Napusol mo na? Oo, Pren. Halika. Tulungan mo ako. Buhatin natin at isugod sa pinakamalapit na paggamutan. Halika na, Pren. Tulungan mo ako, dali. Mayan, eh bakit kaya? Eh gabing-gabi na eh nagpunta rito. Baka nakita niya si Alejandro. Alma! Nakita niyo ba si Alejandro? Ruby! Ruby! Huwag sana kayo mamibigla, ha? Ha? Bakit? Anong nangyari? Ano, Alma? Yung nobyo mo, Castilla, natagpuan namin. Nakahandusi sa paanan ng bundok. Na-aksidente siya, Ruby. Isinugod namin kagad sa ospital. Pero, Ruby, hindi na umabot. Patay na siya! Hindi! 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 Ano kaya ang naghihintay na kapalaran ni Ruby? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kasabihan, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.